Hi! Hi! So today, first time nating mag-wet market dito sa may GMA Cavite. Ang social ng wet market, ano sa Palengke. Sa Palengke. Mamamalengke tayo. Okay. Hi, Lucia! Let's go! So today, first time namin mamamalengke sa wet market ni Happy David. Hindi naman first time. First time dito sa Cavite. Hindi pa kasi kami talaga nakakapag-ikot dito sa lugar na to. So since newly transferred kami, wala kami masyadong alam sa mga palibot namin. Ang pinaka pinupuntahan lang talaga namin is Southwoods Mall, which is a small mall. Maliit lang siya. Wala kang masyadong options doon. So minsan napapaisip kami saan pa ba pwedeng pumunta. Meron ding SM Dasmariñas, SM Santa Rosa, which is medyo malayo. Tapos sinerge namin, meron namang wet market o palengke dito sa malapit. Carmona Public Market puntahan natin. Yeah, pasensya na hindi pa kami naliligo. Kasi ganun talaga pag nagtitipid sa tubig. Hindi, kasi diba wet market. So usually pag wet market, edi wet yung floor. Hindi, pag wet market, di ba, usually mabaho, ganun, so... Hindi naman lahat mabaho. Hindi, kasi unlike sa mall na lahat ay naka-tiles na everything, so ganun naman talaga pag wet market. It's reality, so mamaya na tayo maligo after natin mamalengke. Pero excited kami kasi mas gusto talaga namin din sa palengke mamalengke because mas mura doon and mas fresh. Kahit kami ay hindi fresh. So, from our house, mga ilang minutes away? 15 minutes. Okay, see you. A few minutes later. So, kanina pa kami bumabiyahe. Nawala kami, guys. Sabi kasi ni Waze, dun daw, 15 minutes. Pagdating namin, iba naman, Barangay Hall. Barangay Hall yun. Barangay Public, Carmona Public Market. Minsan talaga to si Waze. Yung nag-pin nun. O kaya nga, minsan kasi hindi ka dapat nagtitiwala agad sa mga nakalagay sa waist. Baby, laki ng chan mo. Okay lang yun, basta happy. So ayan, maghahanap na lang tayo ng iba pang palengke. Ending nito, kung wala kaming mahanap palengke, balik tayo sa mall. Hindi, mas mura kasi sa palengke, di ba? Lalo na yung gulay sa palengke, ang mura kumpara sa mall. Pakonti-konti sa mall kasi is para pack. Yes, isang pack. Kahit konti nilang gagamitin mo, tapos pamumulong ka lang. After 1 hour nating nag-iikot, finally. Ang tanga, excited pa kami kanina, 15 minutes lang. Lapit. Pagod na ako, antok na ako. Ayan. Palengke, park muna tayo, guys. Ikaw na mag-chop-chop, discounted na. May ganun ba yun? May discount pag kami ang mag-chop-chop? Pag tayo mag-chop-chop, less 200 daw. Uy, nung Lucia. Ah, okay, para kay Lucia. Wow, social naman yes, guys, pinag-grocery namin si Lucia paminsan-minsan. Kasi ayaw niya kumain ng dog food lang. Sige, kunin mo daw yan. Kunin mo pa rin yan. Kailangan na mag-stop. Kasi guys, malayo kami sa palengke, malayo kami sa groceries. Diba, mag-stop na lang kami sa freezer. Kano nagastos mo dyan so far? 2,590. Wow! 2,590. Kinausap ako ng namimili. Sabi niya, magkano ang kilo ng baboy? Yan ang resulta dahil hindi ako naliligo. Ah, mayroon pa pala dito. Mga gulay yung mga gulay mamaya doon. Okay, pwede mas na mura ang prutas dito. Mas fresh pa. Tapos pwede kang, you know, by piece. Hindi ka tulad sa mall na isang buo. Magkano kilo ng carrots? 160 pesos. Ha? 160 pesos. 160 yung lalaki pa dito. Sarap si Rai mag-afritada. Kaya magka-carrots kami. Saan ba yung sabi? Doon daw sa Dula sabi. Kasi magbe-bake si Ryan. Gusto niya gumawa ng empanada. Yung egg, 8 pesos yung mga big. Hindi ko alam sa mga magkano. 3, 4, 20, ano? Basta ang 30 pieces dito ay 240 pesos. 8,
pesos bali per piece. Parang sa mall, parang 10 pesos. So, isang or tray nine, na. Kasi ganun. Mabilis tayo nauubusan ng itlog kasi mahilig kami kumain ng itlog, guys. Char lang! Anong binili mo? Ano yan? White tsaka brown egg. May brown egg. Nakikap ka na. Bakit mas mura ang brown egg? Kasi iba't ibang size. Kasi Pinoy daw. Brown egg Pinoy. Pag puti, Amerikano. Meron ka mga breadcrumbs na mga nanginipis? Ay, wala, babe. Saan meron? Ewan ko nandun kay Elang. Meron mo kay Elang? Breadcrumbs. Pine ha, yung pine, hindi yung meron. Breadcrumbs, pampandesal. Sino si Elang? Si Elang, bilang mo ng yeast. Kilala mo na dito. Piling mo close dito. Piling mo na close mo na sila. Yan, kakaikot natin na kabili siya ng talong. Anong maganda sa talong niya? Makinis, tsaka ano. Ang masarap. Mas maputi kaysa ibang hindi talong. Hindi siya masyado malaki, talong makinis siya. Yan ang talong na nakaglutathione. Nakaglutathione daw ito, pinaderma. Bagal-bagal namin maglakad kasi diba, basa. Yan ang sinasabi ko sa'yo, basa. Kasi nga, wet market. So, para hindi mabasa yung paa, dapat dahan-dahan lang paglalakad. Ako ng tahong at saka ng oysters din. So, hindi po kami kumakain ng tahong. Talong siguro pwede pa. Doon tayo sa prutas, kamag-aanap tayo ng saging. Yes! Buti na lang dito tayo sa palengke, nakakatipid tayo dahil tayo ay hashtag whatisnamisis. Ang ganda ni ate, oh. Ang kinis. Wow. Ang sikreto niya, papaya. Matamis ba yan? Matamis ba ate? Sigurado ko ha, sasoli ko pagkakal. 60 at saka sorry kuya. Ay, mas magandang saging ko. Yung rambutan niya, matamis kaya? Mahilig ako sa rambutan. Guys, magandang pairing yun. Magandang iparis ang saging tsaka rambutan. Tignan mo ang rambutan. Kahit maputi ate, matamis? Sure? Sige nga, tignan mo nga kung totoo. Mabilis, matamis ah. Oh, magkano ang rambutan mo ate? Ang bilig ang kalahati. May discount. Ate, may discount ba? Kaya yeah, 1 kilo. 15 na lang kalahating kilo. Hindi, 1 kilo. Mahilig ko sa rambutan. O, 1 kilo, 100 ate. Kerry? Rambutan na walang buhok. Oo, oh, bakit? Anong rambutan na walang buhok? Kasi magandang Paris yan. Oo, oh, kaloka ka. Oo, oh, natawa si kuya. Ate, ka, ano? Si ate, pinaalala. Ate, na-miss ko na. Sabi ni ate dahil inaalala ko sa kanyang namimiss niya. Libre na daw. Matamis din ba ang rambutan ni kuya? At mahaba din ba ang saging? Charot. Mababait na ako. Bigyan mo si kuya. Bigyan mo yun ng tigisan sa rambutan yung itong dalawang makulit na batang ito. Ayan. Kumana. Oh, ba't yung ka kumuha? Doon ko kumuha. Bigyan mo sa ating dalawa. Tigisan sila. Oh, ayan. Oh, tama na ha. Okay, go. Okay. Diyan kumuha kasi si ate din mababayan. Kasi nga masaya si ate, nabis din yung lamburan. Okay, thank you ate. Ma'am, actually, hindi ako marunong mamili ng saging. Paano mo malalaman na maganda ang saging? Hindi ko ginagawa. I don't know. Basta po yung ginagawa. 120 rin po. 120. Tingin na ako. Ay, ang laki ng 120. Carry na. Gusto ko kasi nagpuprutas si Ray kasi si Ray, si Javi Ray, hindi mahilig magprutas. Para high fiber, para pa-healthy. Shhh, kuya! Shhh, ano yan? Ikita ba? Yung sukli. Ah. Aww. Main kayo ka. Okay, may nabili ako guys, bago kami guys. Turon at saka banana cue. Mura lang, 20 lang ang isang banana cue. Tapos 10 pesos doon sa Toron. Di ba may nag-trending doon sa banana cue na parang 900 pesos yung banana cue niya? Ay, yun doon sa resort. 20 pesos lang isang stick. Pero ako ang gusto tatlo, ko sa... Tatlong banana. Gusto ko sa banana cue yung parang medyo overripe. Ay, yung malambot. Yung malambot. Ang sarap mamili sa wet market. Mura, tapos madami. Alcohol kasi paa mo kasi basa and all that. Mainit nga lang. Pero actually late pa ta hapon na tayo kasi nga diba naligaw kami diba? So anong oras na kami nakarating? So wala nang fresh na fish. Eh! Alcohol!
Usually kasi dapat maaga pag gusto mong makabili ng mga fresh, yung mga bagong katay. Oh, yung bagong katay din naman yung mga baboy, pero yung napagpilian na siya, napagpilian. Anyway, walang fish, so yun na. Nahihirapan tayo mag-compare sa mall price at sa palengke price because nakalimutan namin yung mall price. Pero masaya yung experience. So bagay, sa inyo yung mga napamili namin sa wet market, tingnan natin kung magkano yung ginastos namin. Kasi kanina, bilhin lang ako ng bilhin, tapos bayad lang ako ng bayad. So ngayon, i-account natin is isa. So, para, hashtag, why is the misis? So, miss, next time, i-compare namin sa mall. So ito yung bilhin namin una. Nagay mo, si David yung magka-calculator. So, bumili kami ng isang litro ng coconut oil, 135 pesos. Right. Tapos, dalawang gata. Coconut na gata. 50 pesos, 25 isang plastic. Itong carrots, 100 pesos. Tatlong malalaki. And then, apat na malalaking patatas, 95 pesos. So, bumili ako ng sibuyas at bawang. Itong dalawang ito ay 105 pesos. Ang dami guys. Mga sibuyas. Dalawang asukan na 1.6 pesos. Ito, pansit canton, gusto ko magpansit, 88 pesos, 3 quarts yan. Bumili ng fruits si Happy David, ito munang saging, isang saging na to, 120 pesos. Tapos ito namang rambutan, 130 pesos, more than 1 kilo yan. Ito, 20 pesos na luya. Tapos itong binag-uongan, alamang, 40 pesos. Tapos breadcrumbs, 30 pesos. And then, bumili kami ng flour para sa aming flour para sa pandesal, 40 pesos, isang kilo. Tapos, brown sugar is, magkano nga ito? 20 pesos. And then, yung plastic na labo, bumili kami. Kasi ginagamit namin ito pag naguhugas si Ate Rose, yung mga tirang kanin-kanin, ganun. So, dito nyo tinatapon, bawal kasi sa sink. So, lima ito, ang isang piraso is 11 pesos, 55 pesos. Ganun din, pang basura, dalawang sandobag. Ito ay 30 ang isang 60 pesos. And then, itong repolyo, 30 pesos, sorry. 30 pesos isang ganito. Tapos itong talong, 60 pesos, pero makikinis siya. Medyo mahalang talong ngayon, guys. Pero makikinis siya. Walang mga butas-butas. Ito, dalawang lemon, tsaka dalawang sayote, 50 pesos. Tapos bumalik kami ng yeast para sa aming pang-bake. 5 pesos yung yeast. And then nag-fruits ulit kami. Ito, papaya at saka watermelon, 90 pesos kung dalawa. And then itlog, isang tray ng brown tsaka isang tray ng white. Yung white, 240. Itong brown, 230. 30 pieces. And then, ito yung finale natin. Ito yung mga pinamili namin mga meat. So, may isang buong manok. Ayan. Basta ang total nito ay 2,590 ito. Itong samplas ito, isang buong manok. Ayan, D20 yan. And then, meron kami kalahating kilo ng chicken liver. Para kay Lucia. Meron din kasama liyempo, isang kilong liyempo. Isang buong ribs area. Ayan, oh, laki. Ayan, ito ay parang nasa 490 pesos yata ito. And then, isang kilong kasim at dalawang crispy, pang-crispy pata. Ito yung pata sa harap. Dalawang piraso. Parang 900 plus yung dalawang to. So, ang to, tapos, pumili pala kami ng banana cake pang merienda. Tig-apat na banana cake siya ito, 120 pesos. Ang total na binili namin ito, lahat-lahat ng to ay 4,540. Wow! O, diba? Ang dami na namin nabili. Kung sa malugin ito, pinipinig ko mahal. So yan, ang wise na misis sa wet market namin yun. So, na-realize namin na inikot-ikot lang kami kanina ni Waze, pero nasa malapit lang pala yung aming palengke. So doon na kami babalik next time, doon na kami mamamalengke. Lalo na para mas makatipid dahil tayo ay hashtag wise na misis. See you guys on our next vlog. Subscribe and click the bell button. Bye!